Hey guys, good morning and welcome back to another vlog. So today ay adventure time na naman, vlog day na naman because ngayon pupunta tayo sa aking doctor and then after that mamimili na tayo ng appliances for our kitchen. So if you wanna watch today's adventure, then just keep on watching. Pasensya na kung ganito yung boses ko. It's because I have allergic rhinitis. If you don't know, I have allergies. So ngayon guys, tapos na kami sa hospital. So ngayon, okay naman daw yung allergic rhinitis ko. Just my allergic rhinitis, hindi na ako binigyan ni Doc ng gamot for it. So vitamin C na lang daw. Dito na tayo sa condo. Kasi mag-site viewing tayo and then may kukunin kaming aircon kasi mapalitan natin yung aircon doon. Bibilihan natin ng bago. Kasi aircon doon is hindi siya the remote control yung iniikot siya. So, medyo hassle yun. Tsaka parang ang hina, no love? Hina no aircon doon. Yes. So guys, ito na yung update ng ating condo. Ayan, it's getting cleaner now. Then, ayan na yung ceiling. Napinturahan na nila. Pero ayan, yung mga ilalagay pa siya dyan. And then, ito na yung mga deliveries. Ito yung binili natin na tiles dun sa Wilcon Depot. Then, ayan, konting mga kalat. But, natapos na nila itong flooring. And then, ito na yung mga nabili natin American Standard. Yung para sa ating CR. Di ba sinabi ko kayo nun? What else? Ito naman yung para sa ating sink. Ayan. Yan na siya. And then, ito na yung update sa ating isang CR. Yan siya. Oh my gosh, it's getting prettier. Ito na yung itsura niya. Yan siya. Subway tiles. Yan, ang ganda na. And then, ito naman yung mga updates. Ito naman yung baby's room. Ito na yung ginagawa nila. Naglagay na sila ng frame. Yan. Dilinis na rin, pintura. Then, master's bedroom, ayan. Naglalagay na sila ng mga ganyan-ganyan. Saka ng... Ano yung ginagawa, kuya? So, yan. Yan yung update sa ating condo. Medyo maingay. Ngayon, nandito na kami sa mall and then kumakain lang kami and sobrang lala talaga ng allergic rhinitis ko. Wala talaga akong malasahan na food or anything. So, I'm eating my favorite. Ayan siya. So, Army Navy na cheese quesadilla and then kay Charles naman. Yung favorite niya na pepper lunch. Ayan, nagtitingin na kami ngayon ng left. Ito, nakikita kong isang maganda. Ayan, this is the price, 39K. Kasi may sale. 4.45 siya. Ito may water na siya, oh. Kaso hindi naman siya, hindi naman natin nagagamit yung water, so bibili tayo water dispenser. Kaya pang gawin 75. Ay, yung ganito. Pag cash. Ito rin yung ref na titingnan namin. Close mo love. Ayan, Panasonic naman is the brand. Pero I prefer LG kasi yun yung brand namin yung sa bahay, di ba LG? Pati niya sa bahay. Maganda siya yung malamig, tapos matibay siya. This one naman is, hoy, affordable lang siya. Oy, oo nga, oy. 29 kasi 10.2 cubic feet lang. Ang hinahanap namin 16 eh. 16 cubic feet. Kasi I feel like ito maliit masyado. Yan o, ang liit. Yung freezer, in particular yung maliit ayan. Eh, diba, mahilig kami sa mga, frozen foods. Ito na may mga titingnan namin ngayon. Dito kami sa LG. Naghahanap kasi kami ng two-door. Ayan siya. Ito yung price ng two-door. 49,595. Ayan siya. Maganda kasi yung LG guys. Kasi meron silang inverter linear compressor. Ibig sabihin mas tipid siya. Kasi hindi masyadong nagagalaw yung compressor niya. And then ito iso. Tinan nyo. Ang gundo. Parang may shimmer siya na blue. Pero kasi, okay naman siya. Yung price niya okay din. Parang sulit naman yung price nila. Kaso nga lang yung size, yung laki. Hindi bagay sa condo namin. Tingnan nyo tong ref na to. Meron siyang ganyan. Wide home bar. Para sa 58 na lang, oh.
Ayan siya. Kaso ang laki nga. Ang laki, hindi bagay. Ito naman yung ating ano, ang tawag dyan? Gas stove. Gas stove ba yan? Cooktop. Yan, cooktop. Electric. Pwede kaya sa condo yung mga gas? Oo, sa condo namin pwede. Sa condo nyo, pwede na. Ito yung gusto ko. Ito siya. Pero parang masyadong madami for the condo. So, titingnan namin is ito. Ito naman, apat naman siya. This one is 22K. Ganda ba to? Ang chimney. Ito naman yung titingnan namin ni Charles. Tsaka yung oven. Ayan siya. Ang ganda, diba? May chimney type siya. Tapos may ano, cooktop. Tapos may oven siguro to. Humingi kami kay ate ng quotation. Ayan, ito yung kanilang series. Elegant series. Ang ganda, oh. May mga sizes rin kayo nito, ate. Yes, po. Yung sukat niya, kasukat niya. Yung sukat ng oven. Pero, may sukat rin kayong mas maliit. Opo, may mga maliit na ganito. Mga pang-condo. Maganda rin to, abot ng 129,100. Tapos, pagka may discount. Madi-discount siya, ma'am. Ima-manual siya. So, maabot siya ng 5%. Ito yung titingnan namin yung mga, ano, aircon. Ayan siya. Ito lang po yung tablet. Ito yung mga price nila, guys, for the aircon. Kasi ito yung kinuha naming aircon kanina sa unit. So, bibili na rin kami ng pangpalit. Ito yung titingnan namin na price, 34,900. Ayan siya, from the brand carrier. Ano yun, kuya? May app? Apo, ma'am. Pwede kayong mag-set ng lamig, mag-maintain yung kuryente nyo dyan. Kahit wala sa bahay? Yes, ma'am. Pwede i-on kahit wala sa bahay. O di, maganda yan, may apo. Para bago tayo umuwi, nakamalamig na. Tinanggal ko na yung aking bus. Ilagay ko na po yung SRP niya tsaka yung cash. Okay, sige ate. Thank you. Thank you, ah. So ayan, andito na yung ano, andito na yung aming quotation there. Ang sabi kasi ni Charles dito sa Western, saan tayo? Western Guarantee. Western Appliances. Western Guarantee, yung wala yung pangalan ng ano namin, insurance sa sasakyan. So ito ngayon, sabi niya kasi, pag kami cash yung pambayad dito, mas mura. Tsaka pag mas maraming kukunin. So, tingnan, magtitingin muna ulit kami sa taas sa Anson kung may mga units rin kaming gusto. May Abinson pa. Tingin-tingin lang, pero I think ha, mas mababa price dito. Tsaka competitive sila eh. Tingnan mo natin, makatipid tayo ng 10,000, 20,000. Malaking bagay na rin. Malaking bagay parang free na yun. Aircon na. Parang free crib. Oh. Ang budget ko today is 100K lang. Kaya? Hindi. Ito pa lang eh. Pero after this naman lang, wala na tayong major purchase, no? Ano na lang? Wala na. Kompleto na ang aming condo. Ang next na lang na mga purchases namin is yung mga plato, mga yun. Ay, mabilis na lang yun sa lander sa tayo bumili. Isang araw lang din yun eh. Actually, ito yung sinasabi ko sa inyo. Furniture! Isa, yan pa. Major purchase. Furniture. Oh guys, ito na yung ating quotation. Yan siya. Inantay na lang namin yung quotation ng air conditioning unit. Tapos, ano, okay na. So, tapos na kami humingi ng quotation sa, ano, sa Western Appliances. And may mga cash discount sila. So, ngayon, punta naman tayo sa iba. Abinson tsaka Abinson. Tingnan natin kung mas mura ba. Nagtitingin si Charles ng ganito. Actually, pet peeve ko yung mga ganito. Kasi sa lumang bahay namin ganito. Tapos nakakadiri kasi mahirap siyang linisin. Nag-oil-oil siya sa gilid, sa likod. Maganda to. Ito maganda kasi malaki siya. Pero yung ganito, mahirap kasi ito linisin eh. Ito 6 na. 1, 2, 3, 4, 5. Ang mahal? 101? Ito 6 na. Vintage? Pangalang tatak, mahal. Tapos dito pala sa Abinson, tingnan nyo, mas marami silang display ng Elba. Elba daw kasi magandang brand, pati yung La Germania. Ah. Kung magkano binigay, 36 to 26,300. Pwede po. Okay. Tapatan lang. Okay. Kaya lang tapatan, hindi kayang babaan pa. Yan. Ganito mamili ng, guys, ng mga electronics, ha? Punta kayo isa-isa, tapos masulat nyo. Tapos hingi kayo ng pinakamababang price. Friendly advice, guys, para ano, makakuha kayo ng mas maliit pa na price.
Si Charles kasi, alam niya, naghahanap ako ng air purifier. Kasi nung si Colton, di ba? Nandun siya sa condo. So, ito yung mga pinapakita niya sa akin. Air purifier from Sharp. Uso na rin pala siya kasi yung brand na tinitinan ko ngayon is yung from Dyson, which is 40,000, 50,000, gano'n. Ayan, nagbibigyan siya ng... Mababa na to. Okay to, wait, tatlo meron. Yan, nagbibigyan sila quotation. Gail ba ito? Tatlo meron. Ngayon naman, dito naman tayo pupunta ngayon sa Anson. Tingnan natin kung may iba silang unit na gusto namin or what. Nag-iikot na kami dito. Mahal masyado, B. 50K. Ito siya sabi niya. 50K? Yan o, nasa Anson naman kami. Mas marami silang display dito pala, guys. Okay, ang sabi nila, kaya mas mura kanila dun sa Anson. It's because, anong tawag sa kanila, love? Anong tawag sa Anson? Parang binili na nila yon. Oo. Kay, ano, kay Elba, ganun. Parang wholesaler sila. Kasi sila nung sa service. Dito mas mahal ng 500, 800, ganun. Pero, diretso na daw kami kay. Diretso na kami kay. Diretso na daw kami kay, ano, kay Elba sa service center. Mas maganda yung service. Hi guys! Welcome back to another vlog. Medyo magulo yung hair ko now. And today is the continuation of the vlog yesterday. Kasi hindi namin nabayaran yung mga... Kakabuisit, diba? Hindi namin nabayaran yung mga pinakotation namin. It's because naka-offline yung bank namin. Like, worldwide, nationwide pala. Ganyan. So, today, I'm feeling much better compared kahapon. Hindi ko na na-close yung vlog kasi sobrang na-stress na ako. And then, I feel like si baby rin na-stress sa tummy ko. So, umuwi na lang kami kahapon. And then, babalikan namin ngayon. Total, tapos naman na kami magpa-cotate. Cotate? Magpa-cote? Tapos, hindi kasi yung boses mo, ngongo ngayon. Ayan. Actually, guys, ngongo pa ako. Simula nung nag-film ako ng How I Got Pregnant. Sobrang ngongo. And I don't think na makakapag-film ako ng mga videos. So, ngayon ang bibili namin is yung mga kitchenware muna. And we're gonna pay na. Kali, apat na yun, sir. Isama yun. Apat So, ayun. Tapos na kami magbayad. The damage today is within our budget lang. 100K. 800. Diba? And masabi ko is, ang mahal pala mag-base ng kitchen for the stove range. Tapos yung... Ano yung natagahigo? Range hood. Yun. So, nag-ikot-ikot lang kami. Nagtitingin kami ng mga appliances naman. Like, so, blender. Fried rice. Oh. Tingin kami ng juicer. Ayan, tsaka coffee maker. Ito, mga juicer. Ayan siya. Pero blender parang, yan, B. Ito, juicer extractor. Ito naman, 3-in-1. Food processor. And citrus juice. Ayan, no? Pwede rin mag-juice siguro dyan. Ay, hindi ata. Kasi gusto ko mag-juicing sa umaga pagtapos ko manganak. May celery juicing, di ba? So, nabili na namin lahat ng kailangan namin for the kitchen. And sorry kung sobrang sabog ng face ko. Look at my bebe. Look at my daughter. Look at my daughter. That's my daughter. And binilan ko siya ng kama. Pero apparently, mas nag-spend siya ng more time dyan sa floor na yan. Na sobrang winarak niya na. Like, sobrang lagot ako sa parents kapag nakita nila yung floor na ginawa ni Cotton. Like, tingnan nyo, in-scratch niya. Etong part na to, sobrang ano lang, mild. Yung hinihigaan niya, yan yung sobrang daming scratch. So, ayun, magsasuggest na lang siguro kung napalitan namin. Ako na lang magpapalit ng wood planks nito. Malapit na matapos yung condo, like, ano ba? 2 to 3 weeks remaining and pwede na tayo mag-move in. And nababasa ko kasi yung comments nyo, lalo na sa aking mga shopping vlogs, sa mga, ano, nagugulat kayo. Ate Shek, bakit sobrang parang wala lang sa'yo yung pera, ganyan. Guys, kasi it's adulting, hindi naman siya kasi parang luho lang, diba? At saka, this is the reality of adulthood. Like, ang dami mo talagang pag-iinvestan. Well, siguro ako sobrang extra and major lang kasi pina-overhaul ka talaga yung condo. Pero, probably, ganun din naman kasi yung gagastusin nyo. I was thinking for the long term. Kasi imagine niyo, ako naman, I'm able to purchase yung mga bagay na gusto ko. Like,
paano ba sabihin to? I'm able to purchase yung mga cabinets, I'm able to afford yung interior, yung, you know, magpa-contract ng, yung contractor ng place, I'm able. Pero sa mga hindi able, as of the moment, parang ganun din naman kasi yung gagastos sa inyo na bibili kayo ng mga Durabox, ng mga, yung mga hinahandiman, ganyan. Kaya ako, I'm very lucky kasi, eto, share ko sa inyo kasi a lot of some bashers are telling me na your pregnancy isn't planned, ganyan, parang if siguro kung hindi ko pinlano yung pregnancy ko all along, siguro lugmok na ako ngayon kasi alam niyo ba sa totoo lang pregnancy is not an easy journey, parang kasi siya ano eh, parang ang laki ng gastos lahat, like imagine mo getting your own place. It cost millions talaga. Tapos, yung magpaayos ka lang ng lugar mo, like the contractor, it cost millions then guys. No joke, this is the real world. And then, buying materials, million yung ginagastos, guys. Siguro ako medyo extra lang ako, pero probably, sa ibang tao rin, hundreds din, malaki rin yung gagastosin. So, yun lang yung gusto ko i-share sa inyo. And I'm just so happy and I'm very lucky and blessed to be able to afford everything that I can afford at the age of 22. So, siguro I just wanna thank the Lord. Kasi, diba, sometimes may nabasa kasi akong quote and it touched me so much talaga. Like, ayan, natitiri ay talaga ako. Wait. Siguro hormones lang to ng pagbubuntis ko. Pero, wait lang, basahin natin yung quote na nabasa ko. So, sometimes God will put you in a battle empty-handed so that when you do get the victory, you'll know it wasn't you, but Him. 1 Corinthians 15:57. Sobrang na-touch lang ako nung quote na yun kasi parang na-realize ko, yeah, a lot of times na siya nangyari na parang nilagay ako ni Lord sa isang battle na empty-handed nga. Tapos, hindi ko lang siya na-realize. Oh, this is so awful. So, yun lang. I'm just so happy. And, I'm just so happy in life in general. Parang, so yeah guys, that is it. So, I'll see you soon in my next videos. Thank you so much for watching. Bye!